mga bata pa lang, yung mga teenagers pa lang, they need to learn already na parenthood is not that easy. It is a blessing from the Lord, but there is a need for us to learn, to work, to research more, and to do more. So, kailangan din may tulong yung family natin. And we have online resources. Mindful parenting is very good. And I would like to add also yung positive parenting na sinasabi natin na nag-improve ng foster's capacity of the child to love, trust, and learn. Ang goal nito is para magkaroon ng healthy development. Katulad nito, understand or imagine child's point of view. So maganda maunawaan natin na through genetics, yung mga bata natin, they also already have a personality of their own. Also, we respond with interest and sensitivity to the child's views. Sabi nga, each child as a child of God is different. At lahat ng ito, titingnan natin how we jive with their qualities, with their temperaments, with their interests and likes. And also, we recognize that parenting can be stressful and missteps is natural. So pag nagkamali tayo, huwag nating i-blame ang sarili natin. Sabihin natin, we need to show love to ourselves at saka huwag tayong maging parabang we judge ourselves to mateka. We also improve his life. Yeah. We also recognize ability and strength. So we develop their personality, their strength, their coping strength, and age-appropriate guidelines. At also limit sa mga child's behavior. Work towards a balance of meeting parental needs. And sabi nga, connecting, kasi once we do that, the love of the mother talagang will spring and the child will respond to it. Recognize and regulate their own feelings and behaviors and seek help, support, or additional information as needed. Yeah. Okay. We can also add something to that. Okay. Yeah. So, balik natin. Ano pang may dadagdag natin as we do our positive parenting and mindful parenting? Kailangan we teach our children through connectivity. So nakikiconnect tayo through love, through expression sa hugs natin rather than correcting the child. Also, we need to coach. So bata pa lang i-coach na natin ang mga child instead of controlling the child. We need also to be very flexible kasi sila rin is striving to adjust. Kumbaga sa husband and wife adjusting, ang babies or mga children natin, they also to adjust to us as parents. Sometimes, pag nagkamali tayo, we need to tell our children, kailangan ng mami nyo ng time out. So, meron tayong humility that these children will recognize na ba si mami naman ngayon na naka-time out, hindi na ako. Also, don't jump into conclusions. Hindi naman tayo mga judges, di ba? So, yung mga responses sa mga children natin, hindi natin sila bibiglayin. As we set limits, we need to be consistent and make time for kids and make communication a priority. Likewise, sabi na, give kids a break. Yung iba sasabihin, dapat consistent. Pero pag nakita na natin
ng ating level ng child natin eh, masyado na silang parang, bah, hindi na yata ito enjoy siya. Parang being a child, kundi ang nangyayari tuloy eh, para silang inuutusan na. So sabi nga, give children a break. Also, be a good Samaritan. O pag may nakita ka, pulutin mo. Hindi tayo utos ng utos na pulutin. Ipakita natin na like a good Samaritan, marunong din tayong pumulot. And also, we try to use good and positive sentences para hindi naman sila ma-discourage. Sabi nga, don't walk by mess. So kung magulo ang bahay, hindi mo hahayaan. Nilinisin mo at para makikita nila ang hilig ni Mami magpunas, ang hilig ni Mami magpulot ng dumi. Later on, consciously and unconsciously, they will do it. Tapos, we also practice humor. Kasi pag sinirius natin ang motherhood, abay parang hindi na tayo makakatapos. One client said, bakit naglilinis ako, naglalaba ako? Pag talikod ko, puno na naman ng labada. So, mas madali kang ma-indispair kapag ganun ang ating attitude. Hayaan lang natin yung labada dumarami kasi darating din ang araw or minuto, matatapos din yan, di ba? Tapos sabi nga, pag nagre-request tayo, i-restart natin yung request natin, i-repeat natin siya. And also yung sabi nga, minsan i-allow daw natin ang mga children natin na mag-protest. So halimbawa, we have family council. Oh, yung mga anak natin, sinong gusto dyan na magsasabi ng kanilang protest parang labor union? You may say it now. Kasi once we have an open communication with our children, the better they will love us and appreciate us. And also, sabi nga, fill in. Halimbawa, galit ang anak natin. Instead of humor, sasabihin natin, siguro kulang ka ng yakap. Halika nga, pupunuin kita ng yakap. Then yakapin daw natin ng yakap. So, positive approach tayong mga parents. And also, we practice empathy. But sometimes, we face stress, di ba? Nakaka-stress din. Bibihisan mo siya, bibihisan mo yung sarili mo, and maglilinis ng bahay. So it is a physical, mental, and emotional response. And sometimes, it can be a good thing, it can be a bad thing. So paano gagawin natin? Halimbawa, when it is a positive thing, it moves us to action. Kapag negative naman, magkakaroon na tayo ng mga gastrointestinal symptoms like meron na tayong diarrhea, constipation, meron na tayong trouble, mga aches heart natin or headache, mga yan. So it will derail our progress. We also understand common sources of parent stress, yung mga kasama natin nag-aalaga, we have no time for ourselves. Dati, pwede ka magpaganda, ngayon kulang na lang, huwag ka na magsuklay. Environmental issues, yung noise sa paligid, family, financial health, lack of clear communication, having few opportunities. Meron din tayong, inipat natin. Yan. Too much work to do, too many. Halimbawa, children need things immediately. Yan. Not only that, we also evaluate tayo as parents. We may never know tayo pala ang source of stress. Halimbawa, how are we as parents? Meron tayong tinatawag na authoritarian parents. Halimbawa, ang authoritarian parents, gusto nila masunod yung kanila because they know parents know best. So what they do, pag nagkamali ang mga bata, they usually resort to spanking and very quick act to discipline. Kaya pag tinanong mga bata,
how do you feel? But they will not describe na merong close, warm, and loving relationships. So iwasan natin ang laging meron tayong katabing pabalo or meron tayong katabing sinturon, sampayan, ganyan, yung mga hanger, para kung anong makita natin, ipalo agad sa bata natin. Next, we have permissive parenting style. Ganito ba ang style ninyo? Ang style naman ng permissive parenting. Ito naman yung, sige, gawin mo ang gusto mo. Kasi matututo kapag nagkamali ka. Halimbawa, nagplantsa ka na kuryente ka. Sa susunod, hindi ka na magplantsa. Pero, the parents view themselves as their friends. Pero, these children need guidance. So, ang permissive parenting style, parang hinahayaan natin ng mga bata natin. And they become selfish, self-centered, and manipulative. Kaya hindi rin ito masyado, hindi rin ito maganda. We also have an involved neglecting or parenting style. Ito naman yung they don't care. Dahil halimbawa, you go to the office, ayan, may gatas ka na, may pagkain ka, bahala ka na dyan. The children consider them uncaring. They don't feel the love of the parents. Walang unity, walang cohesion. So they feel indifferent, disturbed, unengaged, non-communicative, and self-absorbed. Yung mga children na ito, ang feeling sa inyo, nawawala ang pagmamahal. At the same time, they sometimes become very repulsive sa others. At yung iba dahil naiinggit dahil maganda yung ibang pamilya, nakakaroon minsan ng mga crime or ng mga bullying. So, hindi rin siya maganda. Kapag ito pinapractice natin itong mga naunang parenting style, we brought more stress to our homes. We now have authoritative parenting style, which is a balance of freedom and responsibility. Parang democracy to democratic approach. So, tignan ninyo, when you talk to your child, hindi ikaw mas mataas sa child. You sit para equal kayo and the child will understand you better. So, ang discipline, hindi pamamalo. Although minsan meron din ito, but it is more used to teach, guide, punish, or control. Parents have a very important role in modeling right and wrong by their words and deeds. Alam nyo, ang mga parents natin, yung mga behaviors natin, if we show unhealthy coping sa ating mga children, they will surely absorb it. Kaya halimbawa, ang ating unhealthy ways of coping, imbes na kausapin mo siya, nandun ka palagi sa gadget or withdrawing from people, overeating, undereating, taking alcohol, taking too much sweets, and also having a lifestyle sa gabi na hindi naman dapat dahil may mga bata pa tayo. Yung mga ganon. This will be copied by our children. Kaya as parents, kailangan ipakita natin sa ating mga anak na hindi mahirap ang pagpapalaki if we show them good example, because they will then cooperate. The common symptoms of stress. So napansin natin parents carry the heavy burden at times, as well as those with yung mga tinatawag namin mga postpartum depression. They may show memory problems, inability to concentrate, continuous worry, or delikay, pagod na pagod ka, chest pains, frequent colds, nausea, and feeling down, feeling overwhelmed. Kaya ang madali kang magalit. Then inability to relax. Sa behavioral naman, nervous habits, irregular sleeping, tendency to use alcohol, cigarettes or drugs, increase or decrease appetite.
kapag ini-increase natin or decrease appetite, it's our way of coping, and it is a negative way of coping. Mas lalo yung mga naglilid na sa tinatawag natin bulimia, na nagsusuka na para lang mayalis yung pagkain, or anorexia, na hindi na siya kumakain. Next, we have ito yung ating thoughts. Alam nyo, ang thoughts natin, behavior and emotion, magkakasama yan eh, magkakapartners yan. So, kung ano ang perception natin sa situation, halimbawa sa sabi natin, buti pa yung kabilang bahay. Ako, napakalungkot ng buhay ko. So, when it is stressful, we make it more stressful. But sometimes we are right, sometimes we are wrong. Pero this constitutes an unhelpful pattern of thinking. Kaya what do we do to reduce ang ating stress? Alam nyo, we can reduce our stress kapag we focus on our thoughts, yung ating reaction to events and people, at saka yung ating, kasi when we focus on our thoughts, alam natin, pwede natin i-control yun. Sasabihin natin, yung mga thoughts natin, meron kaya tayong tinatawag na refute negative thoughts. Pag ang thoughts natin, ayaw ko na maging nanay, ganito, ganito. Then you will talk to yourself. Mahalaga ang motherhood. At meron tayong mga weakness and meron tayong strength. And makukuha natin kasi when we do positive thoughts or positive thinking, yung mga negative thoughts natin, mawawala yun. At may matutulungan natin ang sarili natin. Ipuput aside natin yung other responses because yung mga responses ng other people, we cannot control. Mahalaga din that we do stress log. Meron ba kayong mga notebooks dyan? As a mom, especially as a young mom, maganda rin yung meron kang notebooks. Parang student ka rin that you study your behavior and your child's behavior as well as your husband's behavior. So, napansin ninyo, tinatawag nga nilang nanay ang parang ano eh, trigger sa bahay, di ba? Once mainit ang ulo mo, automatic mainit ang ulo ng baby, mainit ang ulo ng husband. So, tayo nagseset usually ng temperature sa bahay. So, once we are stressed, we react with awareness. Sabi natin, mukhang mainitin ang ulo ko ngayon. So, you will inform or you will plan ano yung mga susunod na steps. Thus, you need to keep a stress log. Parang diary or notebook. So, malalamin mo na, magaling pala ako nung ganitong ganito. Kasi if you don't have this stress log, malalaman mo lang sa mind mo na parang everyday, parang walang accomplishment. But when you keep a stress log, wow, last week pala tahimik ang bahay. This week I can do it. And next week I can improve upon it. So, mahalaga ito. We also have thought stopping. Halimbawa sa utak ninyo, everyday, ang masyado akong mahina ang ulo ko sa pag-adagaw, wala akong patience, wala akong ganito, buti pa yung kapitbahay. Then you tell yourself, stop. Thought stopping ang ganon. Thought stopping. Remember, you are the mom and you are the best qualified sa position na yan. Kasi kailangan i-comfort natin ang self natin. So, notice your thoughts. Use a trigger word to stop the thought. Tapos, replace with a more helpful thought. So, sasabihin mo, ako ang the best. Kasi ako ang mother. Ako ang binigyan ni Heavenly Father ng chance na mag-raise ng aking mga anak. Then we also add positive self-statements. Katulad ng repetitive, positive, and motivating statements in your home. Example, as parents, alam nyo, when you wake up, maganda, i-condition na natin ang ating self. So once you wake up,
Halimbawa, gigising ka, huwag ka naman gumising na alas 9. Gumising ka na lang na mas maaga. Halimbawa, mga 6. Iko-condition mo muna ang self mo. Mag-pre-pray tayo. Magbabasa ka ng isang scripture or 1 or 2. Tapos, after that, mag-debriefing ka. Tapos, magre-refute ka. Today is a new day. I can make something positive today. So, kino-condition mo yung self mo. I am smart. I work hard. I am a child of God. I am beautiful. At I can do the best I can for today. Kasi, daw minsan daw nawawalan tayo, yung tinatawag na parang energy, power energy. Hindi tayo pwedeng humiram sa iba. Diba? Parang yung ating mga 10 virgins, you cannot borrow. So, ang kailangan, i-produce mo yon. How do you produce it? Sa'yo mismo manggagaling na as a child of God, I am capable of doing this. So, every morning, sasabihin mo, I can do it. I can work today. I can make accomplishments. Pag ginawa daw natin yon, i-refill natin at mawawala yung mga negativities natin. So, we also do effective feedback. Ginagawa nyo ba yung praise sandwich na tinatawag? Paano daw tayo magko-correct ng bata or ng ating husbands? So, una daw, sabihin natin what is going well. Halimbawa, wow, maganda itong ginawa mo ngayon. O sa bata naman, wow, ang bait mo. Tumulong ka sa mami sa garden. Then, ang susunod is, next step is, ano yung pwedeng susunod na gawin instead of criticism? Example, sasabihin mo, siguro mas maganda next time yung hose ilalagay natin dito para hindi siya makalat doon. Pero alam mo, anak, napakaganda ng ginawa mo. Talagang ikaw ang aking panganay. Very good example. So, the child will feel a positive positive feeling for you, from you, at saka mas magmo-motivate siya. Pag ginagano natin, sabi nga, if we have problem with our children, anuman age sila, 0, 1, 2, 3, 4, alam nyo, one of the secret is bulungan mo sila. Bukas, ikaw naman ang i-dedate ko, tayo lang dalawa. Ipapasyal kita or meron akong iluluto na paborito mo. So let each child feel important. Kasi once we do so, we strengthen the child's self-esteem. Tapos tayo rin as parents, mapipil niya na binibigyan natin sila ng doses of love. Especially to mga youth and teens natin, they're undergoing a lot of stress in school, extracurricular activities, increased responsibility at home, preparing for college. And let me share with you about the physiological changes. Alam nyo, ang mga nagbibinata at nagdadalaga na atin, usually nag-i-start yan, sasabihin natin ang mga 12-13 yan. Pero pag-advance sa mga anak natin, mga 9 or 10, they already experience yung mga, halimbawa yung mga secondary characteristics, body press, or hindi kayo niban, maaga na nag-memens, nagkakaroon ng mga secondary hair characteristics, may buhok na sa dito, may buhok na sa kilikili, kaya yung mga yon, ibig sabihin nagmamature na sila, but yung hormones nila nag-fluctuate dahil malapit na mag-mens or tapos na mag-mens. Yung mga hormonal changes na yon, nagkakaroon ng mga emotional coping. So yung iba nagkakaroon ng mga irritability, mga yung galit na galit sila, they can be very mad, they can also have that hostility at times. Pero dahil nga alam natin na they are undergoing hormonal changes, uunawain natin sila at kakaibiganin natin. Sasabihin natin, alam mo, nung ako rin, ganyan din ako.
Pero maganda siguro gamitan natin itong pad na ito or gamitan natin itong mga shampoo ganito or din kaya sa tagyawat natin gagamitan natin ng ano. Hindi yung, ay, ba't mo ginlaw yung mga kamay mo? Kasi sasabihin mo, alam nyo, yung mga batang yon sasabihin nila, ay, ang pangit ko. Pero pag tingnan mo, talagang maganda. Eh, ba't ka pangit? Kasi may tagyawat ako. Yan. Hindi yun parang nag-overemphasize siya or overreact. That is what they really feel. Ganun ka, ano, kapag merong nandun ka sa teenage stage. Kaya tayong mga magulang, kailangan din marunong tayong maglaro or maki-adjust sa mga anak natin. Mami, ang pangit ko, ang itim-itim ko. So, ano pwede natin gawin? Yung puputi ng mga kaklase ko. Sasabihin mo, puti lang problema. Pero sa kanila, parang yun na ang world nila. So tayo as parents, kailangan, hindi lang tayo sasabihin natin parang we know all. Pero we go to the level of the child and feel yung ating mga children so that they will respond better sa atin. So sabi nga natin, yung negative thoughts natin, I am ugly, or I am angry, or the world is not good, or my classmates are not okay. Negative emotion, so ayaw mo nang pumasok. Hindi masaya sa school, malungkot sa school, followed by negative actions. Ayaw mo nang pumasok. So lagi as parents, tayo rin ang tutulungan natin ng mga anak natin to feel good in schooling. Kasi di ba ang hirap-hirap ng schooling ngayon? Naka-webinar sila, naka-ganyan. Eh mahirap din yung ganun kasi iba pa rin yung parang nandun ka sa school talaga dahil you are with your classmates. So that they will have positive emotions, then positive actions, and they will be able to graduate and give us pride. Ngayon, ang isa pang napakaganda sa atin as parents, once we are stressed, we need to exercise. Alam nyo, basic ito eh. Kasi napansin niyo, when we are on the alert mode, andun yung galit, parang madali tayong magalit. Pero once we place ourselves in the rest mode, ito yung para sympathetic, mas madali tayong makaunawa. At mas madali tayong makarelax at panlaban din yon sa anxiety, sa insomnia, at saka sa depression. So ngayon, I will show you paano ang 478. We will do it, gagayahin ninyo itong exercises na ito para to keep you relaxed against stresses. At pwede natin magawa ito sa mga malalang halimbawa ang anxiety natin or yung difficulty natin sa stresses natin, we do it 3 times a day. 10 times, 3 times a day. So napansin niyo ang tawag dito ay natural tranquilizer. So lahat kayo, kindly take your, sit down properly. Kailangan L-shape tayo, walang kuba. O kung sinong kuba dyan, wag kuba. Place your hands on your thigh. Yan. Sige. Ang tawag dito, 478 technique. Breathe in for a count of 4. Tapos hold your breath for a count of 7. Breathe out sa labi. Parang pusing siya. Sound. At gagawin ulit ito. So, para ma-relax mga mamis, love ko kayo mga mamis, mag-relax muna tayo by doing this exercise and please do it every day. So, ito, breathe in, 1, 2, 3, 4, hold breath, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung hindi nyo makayang matagal, kahit mga 2 lang. Then, breathe out. Sa bibig, push sound. Okay, breathe in.
nakuha din na. Yeah. Then we also have, ito naman, meron naman tayo, kaya mo na bang gawin, Jaycelyn? Ha, Jaycelyn Galen, kaya mo na? Si Sarah Sales, can you do it? Si Cass, si Kathleen. Yan, very good. Magandang gawin ninyo ito, pampalis si stress ito. Then another, we have pang-track relax. Progressive muscle relaxation is a whole body activity that involves tensing and then relaxing each muscle group sequentially from head to feet. To do this activity, set aside 10 minutes or so at home when it's quiet and you're not likely to be disturbed. Wear loose clothing so that you can move freely around. You can either do this exercise lying down or sitting in a comfortable chair. But if you're sitting, remember, get into proper posture. Sit upright, shoulders relaxed, small of the back, press gently back into your chair, feet flat on the floor. First, you need to close your eyes and then tighten the muscles in your forehead, mouth and face. Take a deep breath in and hold that tension for a while. Then slowly release it as you take a long, slow breath out. Don't hold your breath at any stage. Take a few deep breaths, really concentrate on the breathing in energy and breathing out that tension. Next, focus on your neck and shoulders. Lift your shoulders, tighten the muscles and in the neck. Take a deep breath in, feel the tension as you hold that position. Hold it for a few seconds and then slowly release as you breathe out. Now focus on your arms. Hold them out in front of you. Keep them slightly bent and clench your fists. Tighten those muscles. Keep the tension as you slowly breathe in and then slowly release as you breathe out. Feel the difference between the tensed and relaxed muscles. Now tighten the muscles in your stomach. Tense the muscles so that your stomach is pulled back towards your spine. Feel the tension and then slowly release it. Take a few slow, deep breaths. Then move down to your legs. Push the balls of your feet into the floor and raise your heels. Tighten the muscles in your legs and feet as you slowly inhale and then slowly release the tension as you breathe out. You can repeat this progressive muscle relaxation exercise several times if necessary. Continue to tense and relax your muscles for between 5 and 10 minutes or until you feel really relaxed. Okay. So magandang gawin ninyo ito para may strengthen kayo. I will also show another exercise. Kasi alam ninyo, once we are focused on yesterday, today, and forever or tomorrow, napupuno yung utak natin. Mas madali tayong magalit at mas madali tayong ma-overwhelm ng mga problems. Kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na grounding or stay on the present. Sasampulan natin paano ang grounding. May I call on? Siguro tatawagin ko si Liza Marie. Andiyan mo si Liza Marie. Hello po. Yan. Hello, Liza Marie. Oh, sige. Liza Marie, ilan ang anak mo? Isa pa lang po. Yan, isa pa lang. So,
halimbawa na-overwhelm ka, isa lang yung alaga mo, pero parang sampu na yung anak mo, ang unang gagawin mo is, what is one good thing about yourself? Sa akin po? Yes. I can be, sometimes I can be understanding. Kailan, may sometimes, ibig sabihin, hindi. Okay, ha? Part by part na nga. Sige, at least, sometimes you're understanding. So, maganda rin yan. Now, ano ngayon na naamoy mo sa paligid mo? Laptop po ng asawa ko. Naamoy mo? May amoy yun? Okay. Yung, siguro po ano sanitizer mamaya? Niya. Ano? Siguro po yung sanitizer niya. Ah, okay. Ah, tama yun. Pagko anti-COVID, okay yan. How about, ano yung naririnig mo? More on yung boses niyo po. Sa... Okay. Eh, yun naman nararamdaman mo. Medyo nauubo po. Sorry po, may COVID ako. Positive po ako. Aha. Ah, basta positive mental attitude ka, ibig sabihin, magkagawin mo maaari dapat gawin, di ba? Hindi mo sasabihin, bakit ako nagkaganito? Eh, nandiyan na yan eh. So, tatanggapin mo. Pero at the same time, mag-drink ka palagi ng hot water, di ba? Okay. Or maganda laging may luya. Because okay. I have many friends na talagang iluya mo siya. And yeah. Also, you take care of yourselves. Ganun. Ano yung nakikita mo? Nakikita ko po yung nasa dining area po kasi ako. So, nakikita ko po yung mga chairs. Nakikita ko yung kitchen. Kasi nasa bahay po kami ng mama ko. So, nakikita ko po yung kitchen ng mama ko. Okay. Eh, yung naman, anong nalalasahan mo? Lipstick po. Lipstick. Yan, tama. Alam nyo, when you're doing the grounding, it will ease your state of mind kasi you're using the five senses at nakafocus ka sa present. One last activity na gusto ko ipagawa sa inyo, alam nyo, dapat i-release nyo like exercise, ilabas yung galit nyo, ilabas yung ano, yung imbes na magalit ka, ilaba mo. Ihugas mo ng plato, ibunot mo, ipunas mo. So we will have one activity, ito yung tinatawag nating body movement therapy. But mahalagang body movement, when we release itong body movement therapy na ito, nagre-release tayo ng tension. But before that, I'd like to share to you yung mga neurotransmitters para alam niyo paano natin ilabas itong neurotransmitters na ito. Neurotransmitters muna. Yan. This will help us para guide natin. Teka, kailangan ko palang kumain ng dark chocolate para ma-release itong hormone na ito. Kailangan ko palang mag-alaga ng mga manika or ng aso, pusa. So, halimbawa, let me share with you this happiness chemical. Alam nyo, our brain, the Lord truly loved us. Complete tayo. Talagang ang mechanism ng Panginoon. We have happiness chemicals. At paano daw natin yon ma-increase? We have katulad ng dopamine, ito yung tinatawag nating reward chemical. Once we do a complete the task, so mag-self-care activities tayo, kumain tayo ng mahigi or mag-celebrate tayo ng little wins, then malalabas itong chemical natin. Napansin niyo pag halimbawa nag-celebrate tayo happy birthday, wow, you feel good. Sa serotonin naman, ito yung mood stabilizer. Yung mga manic depressive, ito ang binibigay para maayos ang mood nila. We can have that too when we meditate, run, sun exposure, walking nature, swimming. Yung oxytocin naman, halimbawa, we play with the dog. Yung mga mahilig sa plantitas, very good yon. Holding hand, hug your family, give compliment. So, magkakaroon tayo ng increased love hormone,
at para maalis yung mga sakit ng ulo natin para sa endorphins, yung painkiller, pwede natin gawin yon when we laugh, essential oils, watch a comedy, dark chocolate, and exercising. So, pwede kayong makita na tumawa. Ha, ha, ha. Ganun yan. Sige. May check na natin. Sige. Gagawin nga natin. Pag sinabi natin, 1, 2, 3, sasabi kayo ng ha, ha, ha. Itawa nyo talaga. Okay? Sige nga. 1, 2, 3. Ha, 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 ha. Lakasin ninyo. Alam nyo, the more na gawin ninyo, sa simula parang pilit, pero once you do it regularly at napapatawa kayo, lumalabas yung hormones na yun and it can help you face yung mga trials natin dito kasi magiging more or less positive tayo. Yan. Ngayon naman, titignan naman natin kayo sa body movement therapy. Ang tinatawag ito na katulad ng example is Zumba. So, one, alam nyo, sabi nga natin, it's a form of exercise. We release our energies palabas. So, sasayaw tayo. Hindi mo lang isasayaw yung ulo mo lang, yung kamay mo lang. Dapat in unison lahat, pati kamay, paa, para ma-achieve natin yung paglabas ng yung mga hormones natin to make us happy. Meron akong tuktok na ipaparinig sa inyo at titignan natin kung sino magaling sa inyo sumayaw. Siguro magaling na makikita kung parang kinaalala ko si ano, si Kat. Hello, Kat. Kat, andiyan ka? Hello po, tita. Di po ko marunong sumayaw. Si Kathleen. Ang gaganda ng mga anak din niya. Ayan. So, ang gagawin natin sa marikit ito, yung marikit sumba, gagayahin ninyo. Ilabas ninyo ang energy ninyo. So, narinig ba ninyo yung tugtog? Apo. Apo. Wala pa yung tugtog. Oh, ito pala. Ikaw ang binibining hanin ang nais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana'y kung habang buhay na ito. Ikaw ang binibining hanin ang nais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana'y panghabang buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam kung bakit ako ay nabibighani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumigis na pagkat korteng bote na katawan mo at mga ngiti mong matamis na ba ay sakto na. Sana'y mapansin. Okay? So I hope ito mga exercise natin palabas, ibig sabihin para mag-release tayo yung energy natin, yung pawis natin, lahat, yung mga anger natin, lahat palabas. Si Nyla, hindi ko nakitang sumayaw. Alam nyo, pag nag-exercise tayo ng ganon, kailangan gagawin natin yon with full heart para ma-feel natin yung coping release. So, mga coping strategies para ma-face natin ang mga challenges ng parenting. And always remember, parenting, sa parenting, we are blessed by the Lord. We are given the strength na mag-release tayo ng ating families na talaga namang may mga trials. But once we follow the teachings of our church, the gospel of how we rear our children, we will find happiness as we bring them back to our Heavenly Father's kingdom. So I love you all. I'm very happy to be with you. And thanks, Nyla. Good night. Dan. I'll turn the time now to Sister Nyla.
Wow, thank you so much. So much talaga po, Doc, sa marami ninyong tips about this how to manage parental stresses, no? So I would like to say thank you also for all the moms na umattend po nitong ating mindful parenting session today. I just want to conclude, no, ito pong ating pinag-usapan na sabi daw po dito, no, the stress of childcare can bring out the worst in us, no? Talagang parenting is really a good opportunity for growth. But then sometimes if we are not careful, itong ating stress can bring out the worst in us. And sabi nga po, no, no matter, sabi dun sa ating mindful parenting book, no matter how good our intentions, if we lose our patience and insult our children, strike them, slam doors, walk away from them, or just behave in intimidating or unpredictable ways, it can have a long-lasting effect and cause long-term damage to the relationship. That is why we talk about parental stresses, because it is important na ma-figure out natin itong sinabi ni Doc na stay on your realistic footing. We need to know how to manage these stresses by being realistic po, no? Kasi baka minsan idealistic ka and it will take more stress sa buhay mo. And study parenting, no? Yung parenting po na-realize natin, it's a commitment. We need to do it. We need to study it. And we need to take effort to understand and practice self-compassion. In conclusion, here are some tips, no, na ating natutunan kay Doc. Thank you so much. Napakaganda, no? Always remember to control. May napasok pa. Okay, admit ko lang siya para yung summary, makuha rin niya. Anyways, in conclusion, my dear mommies out there, always remember the very first step to manage your stress is to control your thoughts. During our mindful parenting sessions, start ng aming day one, we learn how to meditate because practicing mindfulness can help us to step back and observe our thoughts. Number two, ang ganda, is stress log. Pag sinulat mo po yung stress mo, check what's happening in you, in your body, in your mind, in your soul, in your heart, in your everything, you know, sa inyong katawan, what is happening before you enter the parental stress, no? Sabi ni Doc, no, kailangan alam mo what's happening in your body because that's how it's gonna give you an alert na okay, you are about to enter the parental stress, and then study the behavior of your child. If you know how to understand what's happening sa inyong child at the very moment, then you will understand how to help that child. Usually, no, yung minsan may kwento nga, no, na ipaggabi umiiyak yung bata. Minsan nakala mo, naiyak lang siya, pero meron pa siyang pinagdadaanan. Okay? And thought stopping, replace with a more thoughtful idea. Condition yourself. Ito po, no, every day when you wake up in the morning, don't forget that the first person you need to help is yourself. And as a mom, take good care of yourself the very moment when you wake up. And then effective feedback, ito yung positive improvement, positive, no? Parang kumain yung pati, yung parang ano, no, delight. Exercise! Nako, thank you so much, Doc, for all the amazing exercises. No, we will commit to do the three times a day, this breathing techniques and other exercise. Actually, nag-zumba na nga po kanina, kaya medyo na, ano, nanulolobat na ako. And lastly, grounding. Grounding pala, ito palang grounding, it's really more on understanding what's happening now. Diba yung minsan pag nasa sa kotse ka, lahat, dinaanan mo, hindi mo nakita kasi cellphone ka ng cellphone. Grounding is really experiencing what is happening now. Tulad ng ginawa ni Sister Moldem, no? Sabi doon, no, anong naaamoy mo, anong narinig mo, it means you are being aware of what's happening right now. Hindi yung iniisip mo na yung mangyayari pa lang or as a past ka. And then release the neurotransmitters, happy chemicals, and body movement, release the energy palabas. So those are just the tips na ating nakuha kay Doc ngayong gabing ito. And do we have any questions before we close? Maraming salamat po sa inyong workshop, Doctora Canlas. Okay, so thank you so much. And if there are no more questions, we don't want to hold, we want to to take more time na, no? So, good night, mommies, and good luck. Good luck talaga. And see you again next time. Bye-bye! Thank you so much po! Bye!
Thank you po. Thank you po. Goodbye. Thank you po. Good night. Bye. Bye. See you next time. Thank you po. 1 hour lang tayo. Is check sa time. If you need the copy of the video of this session, just message me and I can send you the recorded version of this. Thank you.